pasintabi doon sa mga conservative po, ano. Ang tawag po dito minsan, puki ng reyna. Yan, pukingan. Samsam. At yung huling-huli naman po nating reasons, ito po talaga yung main reason kung bakit ko talaga gustong-gustong tuwa ako, kasi every time na nagpupunta ako sa mga restaurant or sa mga kainan, eh nakikita natin nga pinandidesign to. And natutuwa ako. At dahil nalaman ko yung mga benepisyo niyan. Hintayin na natin dyan. And ayan. Hintayin lang natin kumulay. So, hello everyone! This is Sir Mizuna of Mini Dino Park and Echo Garden, and welcome back sa ating YouTube channel! And in today's video, nako, may ipipictured po ako sa inyong halaman. Actually, gustong-gusto ko talaga magkaroon ito dati pa. At talagang natutuwa ako kasi every time na nagpupunta ako sa mga restaurant or sa mga kainan, eh nakikita natin nga pinandidesign to. And natutuwa ako dahil nalaman ko yung mga benepisyo niyan. Walang iba kundi itong mga blue ternate. Yan. Alamin natin kung bakit nga ba dapat meron kayo nito sa bahay at ano yung mga benefits na makukuha sa kanya. Napakadami po niyan, at talaga namang pag nalaman nyo yan, gugustuhin nyo na magkaroon kayo nito. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po! And we're back mga ka-MDP, at ngayon nga pong araw na ito, pag-usapan natin itong halaman na daladala ko. Yan. At talaga pong nagsimula na akong magtanim nito at mag-alaga. Dahil nga po sa napakadaming benepisyong makukuha sa kanya. At mamaya susubukan natin, ha. Kasi ito pwedeng gawing tsaa. Itatry natin yan mamaya kung ano mangyayari. At habang pinapakita ko po yan sa inyo ng malapitan, kasi yung iba sa inyo alam na to, pero yung iba bago pa lang sa halaman na to, papakita ko yung itsura niya ng malapitan habang dinidiscuss ko sa inyo yung makukuha sa kanyang benefits. Kaya simulan na natin. So eto na nga po yung aking dalawang pots pa lang po yan ng ating tinatawag na blue ternate. Yan. O tinatawag din minsan yung ternate. Yan. Maraming tawag po dito eh. Minsan po butterfly pea flower, tinatawag din Asian pigeon wings, minsan na tinatawag din Darwin pea. Pero sa Tagalog po, medyo ayan, nakakatawa, pero sabi ko nga sa inyo, pasintabi doon sa mga conservative po, ano. Ang tawag po dito minsan, puki ng reyna. Yan, pukingan. Samsamping, yan po yung mga pangalan niya po. Base nga po siguro dun sa kanyang pangalan na Clitoria ternatea. Kasi po kung titingnan nyo itong bulaklak nito, makikita nyo po na hawig siya sa genital parts ng mga kababaihan. So, from the word clitoris, yan, yung Clitoria. Tapos yung ternate naman, galing po sa lugar. I think Indonesia po yung lugar na to, yung ternate. Kaya po tinawag yan na blue ternate dahil po dun sa asul na kulay ng bulaklak niya. So ito pong halaman na ito, makikita nyo po yan minsan gumagapang, climbing po siya, vining yan. And ano nga ba yung reason natin kung bakit natin nasabi na magandang mag-alaga nito sa ating bahay? Unang-una po dyan, dahil sa kanyang best ornamental values. Ito po minsan, maganda po sa mga bakod. Yes po, kasi dahil nga nagbabayin sila, pwede nyo pong pagapangin. At maganda po sila dahil yung bulaklak nila talagang kaakit-akit. Sinasabi po na itong halaman na ito, kapag talagang meron kayo sa inyong bahay, pagtingin na pagtingin pa lang po ng mga bisita or kung sino mang member ng families na makakita niyan, eh takaw attention na po talaga siya dahil nga po dun sa kanyang mga bulaklak. Sa pangalawa naman po natin, may kaugnayan din yan, ano, maganda po siyang plant design dahil naman po dun sa kanyang artistic value. So kung halimbawa po gusto nyo ng isang lugar sa inyong bahay na gusto nyo po yung madahon, pwede pong ito ang ilagay nyo. Tapos po ipang design nyo siya dahil nakakaakit nga po yung kanyang kagandahan. Actually marami pong displays, ideas para dito
sa halaman na ito. Minsan po, nilalagyan niya ng trellis para magandang tingnan. Minsan naman po, nakahang. Pwede rin po siya. Lalo na't kung hindi pa ganun kalas yung inyong turnate, pwedeng-pwede nyo pa po siyang ihang. And pwedeng-pwede rin po yan doon sa mga wall po na plain lang. Pwede nyo po yung gawing background. So, yan po. Punta na agad tayo sa pangatlong reason. Ito pong mga blue turnate, napakadali po niyang alagaan. Hindi po siya maarte sa potting mix. At hindi katulad nung iba na kapag halimbawa nga na-overwater ka, matutunaw ka agad. Ito po maganda. At hindi rin siya maselan pagdating sa arawan. Dahil ito, kahit po sobrang tirik ng araw, pwedeng-pwede siya. At gustong-gusto niya nga po iyon. Napakadali din pong paramihin. True cuttings po, pwede kayong mag-cut, tapos itusok nyo lang po. Ayan, tutubo na yan. And ito nga po, hindi ko lang sure ha, kasi hindi pa ako nakakakita ng seeds nito. Pero may nagsasabi po na yung seeds niya, pwede rin patubuin. So yan, napakadali pong alagaan at madaling paramihin. Kaya swak na swak po ito dun sa mga beginners o ngayon palang nag-aalaga ng mga halaman. Kung gusto nyo ng halaman na talaga ng mga hindi nyo bibigyan ng masyadong atensyon, ito po yung para sa inyo. Kasi magta-try po yan at lalago, gagapang at talagang magla-lash kahit na po konting pagtingin lang yung ibigay nyo sa kanya. Sa pang-apat naman pong reason, sinasabi pong ang halamang ito ay tumutulong sa pag-stabilize ng emotion and cognitive ability po natin. So, yan yung may kaugnayan sa ating mga pakiramdam. At pag-iisip, pag sinabing cognitive, ano ba yan? Kapag halimbawa po may alaga po tayo nito, nalilibang po tayo at mas napapagana po nito yung ating utak. Nakakaisip tayo ng magagandang idea. Isa rin po itong brain booster. Pagdating naman po sa mga pakiramdam natin, nire-reduce po nito yung depression, dinidecrease po yung anxiety, and syempre, stress reliever din po. Ine-enhance din po nito yung mood natin, lalo na kapag nagtatanim po tayo. Sa panlima naman po nating benefits or reason kung bakit magandang alagaan itong mga turnate, dahil po sila ay edible. Pag kumakain ba kayo sa labas, sa mga resto or sa mga kainan, may nakikita ba kayong ganito minsan? Yan. Ako po kasi nung minsan kumain tayo sa Karilagan, dun ko po nakita talagang sineserve ito. Even yung iba naman sa tsaa, talaga pong ginagawa yan ano. Minsan nga po, gumagawa sila ng blue rice gamit po itong turnate ano. Para kakaiba naman. Tapos yung iba naman, sinasahog po ito sa salad, garnish siya. At maganda po na tingnan sa mga pagkain itong mga turnate natin dahil napapaganda niya po. Kapag maganda po kasi yung presentation ng pagkain, parang ang sarap-sarap kainin ano. So hindi lang po yan sa pagkain, pero isa pa rin po sa rason kung bakit dapat nyo itong alagaan is dahil dun sa kanyang beautifying properties. Yan. So, pampaganda rin po itong halaman na to, no? Sinasabi po na ang blue turnate ay mayroong antioxidant. Ito po ay mayroong powerful biocompound na nakakatulong po sa ating mga katawan para labanan po yung free radicals na toxic po. At nagiging sanhi po ng premature aging. Ini-improve po nito yung ating skin and hair. Kaya po, napakaganda. Dahil dun sa kanyang antioxidant properties, talagang magiging youth looking po tayo at gaganda tayo sa halamang ito. At yung huling-huli naman po nating reasons, ito po talaga yung main reason kung bakit ko talaga gustong-gustong magkaroon nito noon pa. Dahil po dun sa kanyang health benefits o yung medicinal benefits na tinatawag sa halamang ito. Unang-una po, ini-improves niya po yung eyesight natin, yung paningin. Tapos anti-diabetic, yan. Nilo-lower niya po yung risk na magkaroon tayo ng cancer. Dahil nga po siguro dun sa antioxidants na properties niya, no? At sinasabi po, ito, anti-inflammatory din po. Swelling body, yan, nagagamot niya po yan dahil nga po anti-inflammatory. Pwede rin po siya minsan
sinasabing substitute sa paracetamol ito. Kayang-kaya niya pong i-relieve yung body pain, pati po migraine. Sinasabing maganda rin po ito sa irregular menstruations, ano, sa mga kababaihan. Tapos po, nilo-lower din po nito yung blood pressure. Nakakatulong din po siya sa indigestion. Sa mga nagpapasexy naman po, magandang maganda rin po ito. Dahil po yung mga excessive fats daw po sa ating katawan, kayang-kaya po nga tanggalin nitong glutathione. So yan po yung mga ailments na maaaring ma-cure o maaaring nating maiwasan yung mga sakit kapag palagian daw po tayong umiinom ng tsaa or kung sinasahog natin itong ating glutathione sa ating mga pagkain. So eto, susubukan natin. Ito na yung moment of truth. Meron ako dito nga yan. Kumuha na ako ng mainit na tubig. Tapos kunin ko na to. Baka makuha pa ng iba. Tatatlo lang yung bulaklak. Pero maganda po ito pag maraming bulaklak. Ano, marami kayo makuha. Pero tayo na kumuha nito. Ayan, may pasulpot pa namang mga bulaklak. So pitasin na natin yan. And ayan, susubukan natin yan. Ayan. So pero hugasan muna natin, ano. Teka, babalikan natin kayo. So eto na, nahugasan na natin. Yan, eto na. Ayan na natin dyan. And ayan, hintayin lang natin kumulay. So babalikan ko kayo mamaya kapag talagang naging tsaan na to. Medyo matagal pala siyang kumulay, ano. Hintayin lang natin kung kukulay blue nga siya. So ayan mga ka-NDP, subukan na natin to. Ayan o, yung ating glutathione na tsaa. Mainit-init pa yan, kumulay na siya. Tikman natin ha. Wala naman lasa. Wala naman lasa, pero okay lang. Siguro masarap talaga ng honey. Paano ba ginagawa nyo to? Comment nyo lang ha kung ano ang ginagawa nyo dito sa inyong mga glutathione. Kung nasubukan nyo na. At kung talagang nakagaling sa inyo to at talagang healthy sa inyo tong glutathione, ano? At ubusin ko muna tong tsaa natin maya-maya lang. At iinumin ko muna tong tsaa. Ayan, medyo mainit pa. Ayan, thank you so much sa inyong panonood mga ka-MDP ha sa ating video for today. And I hope may natutunan kayo dyan ha. Kung gusto nyo, pwede nyo i-consider na alagaan itong mga halaman na to ha. So ayan mga ka-MDP, salamat po sa inyong pagtutok ngayong araw na ito. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, yung plants and gardening, and syempre yung mga halaman na talagang maraming benepisyo, mag-subscribe na po kayo ha. Huwag nyo pong kalimutang hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating Facebook pages, sa TikTok, sa Instagram. I-follow nyo po ako dyan, search lang po Hermes Unaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na po. Salamat ng maraming marami sa lahat na nagla-like, nagsishare at nagko-comment. At ito po si Hermes Unaho, nagsasabi po sa inyo ng Happy Planting! Bye-bye!